Ang featured song natin para sa episode na ito ng Teklado at Kwerdas ay isang awit na nilikha ni Father Carlo Magno Marcelo, Love and Sacrifice. Sacrifice, live and let him go. Share the treasure I know that is God within my soul. Poor and humble heart, offering pain and strife. Lord, to you I give all my everything, my love and sacrifice. In the face of the aged, I see your wisdom. In the face of the sick, I see your wounds. In the face of the poor, I see your loving heart. In all of this, Lord, I give my all. Love and sacrifice, live and letting go. Share the treasure I know that is God within my soul. Poor and humble heart, offering pain and strife. Lord, to you I give all my everything, my love and sacrifice. In the face of trials, I see your saving cross. In the face of danger, I see your hand. In the face of prayer, I see your heart. In the face of love, I see but you. Love and sacrifice, live and let him go. Share the treasure I know that is God within my soul. And humble heart, offering pain and strife. Lord, to you I give all my everything, my love and sacrifice. Love and sacrifice, live and let him go. Soul, pure and humble heart,
Ako po si Father Carlo Magno Marcelo. Ako po si Coach Mimo Perez. At ito po ang Teklado at Kuwerdas. Samahan po ninyo kami sa kantahan, kwentuhan at pagninilay. Sacrifice, oh, sa Spotify. Oh, wow. Yan? Oo. So, Love and Sacrifice kasi, ano yan, ni-record yan. Una-una nag-record niya si Ding Dong Abansa. Talaga naman. Tingnan niya naman po. Di naman. Oh, mga celebrities ang kumakanta ng awit ni Father Carlo. Di naman. Oo. Si Ding Dong kasi si Miss Jamie Rivera. Nagkaroon ng project yung Mysteria Lucis. Yung Mysteries of Light. Oo. Tapos, bukod doon sa Mysteries of Light na ginawa ko, in-include dito yung Love and Sacrifice. Anong year yan? Kung kailan nilabas yung Mysteries of Light ni, ano? Siguro nilabas yun? John Paul II. John Paul II? John Paul II. Yes. So, medyo, mga 2-0, nagawa ko yung kanta kasi mga 2-0-2 eh. Sa mga early 2000. Oh, early 2000. After yan ng ano, wow, Jubilee year. That's easily 20 years ago. Oh, yan yung yes. Ito, yung napakinggan po natin kanina na napakagandang awit. Love and Sacrifice. Ay, yung rendition na yun, parang pandemic time yun. Ano? Oo. Alam mo, kasi itong si Father Khalil Yamado, yung po, siya po ang ano, vice rector. Eh, ano yan eh, di ba? Presidente pa nga yan ng choir namin sa San Carlos Seminary. Yung San Carlos Optimic Choir. Oh. Mumunti ang choir lang yan sa tabi-tabi. No? Hindi, mga gagaling kumanta yan. Itong kantang to, ewan ko ba, alam mo, pag naging favorite yan ng seminarista, dadalhin sa parokya pag naging parokya. Dapat masaya ka. Kasi hindi lahat ng kanta nagiging favorite nila. Totoo yan. Sa dami-dami ng kanta ko, siguro dalawa lang ang favorite ko sa mga ginawa ko. Hindi naman. No profit. Is accepted. Pero, ano yun? Ni-request niya na kantahin sa Manila Cathedral or what? Hindi, kasi pandemic, no? Ang favorite nila itong kanta ito, mga seminarista pa sila, tama-tama yung spirit ng kanta. Kasi everybody is being asked to love and to make sacrifices. Kaya nung ginawa yung video na yun, nakakaya nga, medyo amateurish talaga. At buti na lang po, pinagtsatsagaan kami, no? So, Amateurish, bakit parang balita ko eh? Madaming views. Oo, so, talaga wala na silang mapanood sa YouTube. No? Hindi, kasi after each mass, pinapatugtog. At madaming na-touch doon sa message yung song. Napansin ko, of course, style natin yan, na songwriters na may mga minsan, may inuulit-ulit tayo yung mga sila. Jubilee song. Di ba sa Jubilee song yung it's a time of, a time of, a time when, it's a time of, ayan. Di ba yung stilo yan kasi? Dito naman, in the face of, in the face of, in the, kasi sa music, lalo na kung ito ay pangmasa, meant for community singing. Siyempre, kailangan matulungan mo yung taong ma-remember. Okay. So, ito yung mga ginagamit kong method sa songs. May line na paulit-ulit. Eh pa, sinang ba naman nag-originate yan? Genesis 1. Di ba? Ganon din ang Genesis 1 eh. No? The first day, no? Let there be. The second day. Let there be and there was. So, ganon yan. It's a style.
Okay. Mamaya palalimin pa natin na yung lyrics na yan, bakit yun yung sinasabi. Pero as a songwriter kasi, ang madalas nabanggit mo na kino-commission kasi nag-commission sa'yo. Ako. May mga estudyante kasi ako mga madre. Alam no, naging director ako ng Institute of Catechetics of the Archdiocese of Manila, ICAM. Dito po yan sa loob ng San Carlos Seminary. Kumaw! Para yan po yung parang seminaryo para sa mga katekista. Actually, training ground for training of catechists. So, kahit sino pwede mag-enroll. Okay. That year, may mga madre ako from the Servants of Jesus of Charity. You know, Servants of Jesus of Charity. Lumapit sa akin, ang charisma nila is care for the sick and the poor. Eh, noong 2002, nag-celebrate sila ng first anniversary of the canonization ng Foundress. No? Si Saint Maria Josefa Corazon de Jesus. Okay, so you wrote the song in honor of the Foundress who was recently canonized then. Yes. Okay. At ito ang kanisim nila. Siyempre, tinignan ko ang kanilang motto and rule of life. Tapos dito ko natagpuan yung part na to. Naku, makikita mo pala to sa Matthew 25:37-40. So, okay guys, kasi may parang ganun yung style mo, no? Magbabasa ka ng mga documents tungkol sa santo o sa foundress o sa congregation. Tapos, magninilay ka sa ebanghelyo. Kaya, Coach Mimo, masahin mo nga yung Matthew 25 verses 37-40. Kaya lang English, ano? Oo. Dahil English song ang Love and Sacrifice, we will read the gospel in English. Oo. Kaya, basa, Coach Mimo. From the Gospel of St. Matthew, chapter 25, verses 34-40. Then the king will say to those on his right, "Come, you who are blessed by my Father, take your inheritance, the kingdom prepared for you since the creation of the world. For I was hungry, and you gave me something to eat. I was thirsty, and you gave me something to drink. I was a stranger, and you invited me in. I needed clothes and you clothed me. I was sick and you looked after me. I was in prison and you came to visit me." Then the righteous will answer him, "Lord, when did we see you hungry and feed you? Or thirsty and give you something to drink? When did we see you a stranger and invite you in, or needing clothes and clothe you? When did we see you sick or in prison and go to visit you?" The king will reply, "Truly I tell you, whatever you did for one of the least of these brothers and sisters of mine, you did for me." Father, parang swak na swak yung gospel dun sa Karisim ng mga madre. So kaya ito yung pinagnilayan mo. Tapos doon sa gospel na, parang sinagot nung kanta yung question ng "When did we see you, Lord?" No? So, ginawa ko yun. So, "In the face of the aged, I see you, Lord." Pero, hahanapin mo kasi, anong aspect ni Jesus ang nandun sa aged? Kaya, "In the face of the aged," anong face ni Jesus na naisishare ng aged? Wisdom. Di ba? Oo, totoo. O kasi, kaya ang mga lolo-lola natin, minsan sinasabi, ang dal-dal-dal-dal kasi birang may nakikinig sa kanila. Ang dami nilang experience. So doon tayo dapat kukuha. Yun yung contribution, yun yung gift. Whatever. Pinag-usapan natin yung gifted to give. Yun yung gift. Tapos, of course, "In the face, when did we see you, Lord?" In the face of the sick. Eh, saan nakikita? Ano ba mabibigay ng mga may sakit sa akin? Di ba ako yung kailangan nila? Meron ba akong mapapala sa mga may sakit? Ako, alam mo, may bukasyon kasi ang mga may sakit eh. Because of their wounds, di ba yung sakit nila, no? Don't you know, they naturally gather a family. Kasi pagka mayroon ka na, "Uy, may sakit siya,"
dadalo tayo sa ospital, no? Naalala ko yun, yung kaibigan nating pare na nagka-cancer. Father Claro. Nung nagka-cancer siya, dadalaw kami, mga kaibigan pare. May kaibigan pa rin sa iba, no? Nakakakilala kayo. Nakakaroon ng ano? Dahil lingering illness kasi cancer, eh, hanggang sa kinamatay niya. Eh, yung mga dumadalaw na regulars, nagkaroon kami ng bonding. So, yun ang vocation eh, ng may sakit. They gather, they create a family. Eh, di ba yun naman si Jesus, Trinity? Relasyon. So, in the face of trials, of course, ang nakikita natin ay yung cross. Yun ang okay. Jesus. In the face of danger, syempre, protection. Eh, ano ang symbol ng protection? Yung kamay. No? Di ba? Sumasalba. Kaya yun yung image ko. And in the face of prayer, syempre, ang nakikita mo, eh, di ba, ang prayer sa katikisim, it's a loving gaze towards heaven. So, ang nakikita mo yung puso ng Diyos. Ang ganda. Ang ganda. Parang, ano, na-capture nung mga lyrics nung awit, yung kabuuan ng buhay pananampalataya. Oh. Hindi lang yung pananalangin, kundi pati yung paglabas sa ating mga pribadong mundo para dumamay sa kapwa. Kasi kanya ng music, diba? Kanya ng kwento. Sinisynthesize niya, no? Kaya nga mga bata dyan, yung mga kabataan na mahilig magsusulat ng kanta, Yes. Well, tingnan nyo ang mga lyrics ninyo. Huwag lang basta-basta lang, ano? Tingnan nyo ang mga katulong sa tao, sa karanasan ng tao. Kasi ang ano eh, isa sa characteristics ng mga makabagong awit o mga gustong kabataan, yung rhythmic, ang sarap pakinggan at nakaka-enjoy naman talaga. Pero yung sabi ni Father Carlo, totoo yan, sana bukod sa magandang pakinggan, tumatalag din sa puso. Oh, yun ang magiging contribution niyo. Tama. Diba? Wow, ganda ng kwentuhan natin sa yung mga kwento sa likod ng kantang Love and Sacrifice. Ang susunod, pagninilay, panalimin pa natin. Love and sacrifice, live and letting go, share the treasure I know that is God within my soul. Poor and humble heart, offering pain and strife, Lord, to you I give all my everything, my love and sacrifice. In the face of the aged, I see your wisdom. In the face of the sick, I see your wounds. In the face of the poor, I see your loving heart. In all of this, Lord, I give my all. Love and sacrifice, live and letting go, share the treasure I know that is God within my soul. Poor and humble heart, offering pain and strife, Lord, to you I give all my everything, my love and sacrifice. Kung nais po ninyong mapakinggan ang aming mga likhang awit, matatagpuan po ninyo ito sa Spotify, Apple Music, iTunes, YouTube, under Believe Music. Hanapin po niyo ang mga kanta ko sa ilalim ng aking pangalan, Mimo Perez. Ako naman, Carlo Magno. In the face
face of trials, I see your saving cross. In the face of danger, I see your hand. In the face of prayer, I see your heart. In the face of love, I see but you. And sacrifice, even letting go, share the treasure I know, that is God within my soul, poor and humble heart, offering pain and strife, Lord, to you I belong, my everything, my love. Balik po tayo dito sa ating programang Teklado at Kuwerdas. Ipapagpatuloy po namin ni Father Carlo yung at mas palalalimin natin yung kwentuhan, pupunta tayo sa pagninilay. Yes. Para sa ganun, hindi lang natin maintindihan yung kanta, maisa puso din natin, and hopefully ma-integrate sa buhay. O, may tanong ako. Bakit ano, parang inseparable yung love and sacrifice. Like, parang lahat silang ano. Lagi magkadikit. Magkadikit, ano. Totoo yan. Eh, kasi, di ba, ang tinuturo naman ng sa ating pananampalataya na kung walang pagmamahal, imposible magsakripisyo. Pag pinaghiwalay mo yung love and sacrifice, meaningless suffering na lang yun. Okay. Parang walang bunga. So, pwedeng may ginagawa kang nagpapakapagod ka, nagsasakripisyo ka. Kung man ay isang ina, ama, o anak. Pero kung nagre-reklamo ka, wala siyang bunga, mabigat sa dibdib, at pwedeng habang ginagawa mo yun, yung sakripisyo mo, akala mo sakripisyo, eh, yung mga tao sa paligid mo nabibigat kasi lagi mo silang sinisisi, sinasama, wala kayong pakinabang, puro ako na lang. So, hindi na siya sakripisyo, di ba? Kasi naman, alam mo, no, Coach Mimo, minsan kasi ang konsepto ng mga tao, parang, kanya, pagmamahal eh, parang always in a honeymoon stage. Puro love and love and love and love. Ang tawag doon, honeymoon stage. Okay. Diba? Oh, pagka ganun lagi konsepto mo, pagdating na ng hirap, eh mawawala minsan yung love. Maging sacrifice. Ang panyaya eh, hindi sila magkahiwalay. Laging magkakambal yan. Kasi, diba, may sinabi si Mother Teresa, ewan ko kung tama at kung sakto yung pagkaalala ko, parang sabi niya, love is not love until it hurts. O, diba? So, habang hindi ka na, eh, yun yung sacrifice, eh, nahihirapan ka, pero niyaya yun, embrace suffering and sacrifice. At ini-embrace mo yung suffering kasi nagmamahal ka. Oh, parang kasi, ano yan eh, no? Teklado ng piano. Yes. Yung puti at itim. Ang hirap naman kung ang piano puro sa puti. Lalo na kung puro itim niya. Hindi naman. O hindi, kailangan nag-harmonize sila. So, ang ganda nun, no? At meron pa nga akong nabasa, love even if it hurts. Diba? Yun na yan. Oo, diba? Love even if it hurts. And you continue loving even when it hurts. Ano ang secret kaya? Para
ma-sustain mo ang sarili mo dyan. Yan o, no? Nasa kwintas mo. Ay? Ang sekreto eh, humugo tayo ng inspirasyon, ng lakas, at ng kakayahan tularan. Yeah. Ang self-donation ng Panginoon. Siguro yan yung mas magandang matatandaan natin dun sa love and sacrifice. Hindi lang siya matamis na mga salita o magandang kanta. Ang love and sacrifice should lead us to self-donation, pag-aalay ng sarili. Pero naman, ang self-donation, it doesn't mean na malungkot ka. Yes! Oh. On the contrary! On the contrary, kahit nakakaranas tayo ng hirap. Di ba parang yung nanay na nanganganak daw? Pagka nanganganak, ayoko na! Eh, binumura yung asawa. Pero pag nasinayan yung baby, lalaho lahat ng pain. Parang more than worth it yung biyaya. Parang ganun eh. Oh, tsaka kita mo, naalala ko pala, no? Love and sacrifice, no? Pagka yan pinapractice mo palagi, ang effect niyan, nakikita sa buhay ng mga Pinoy. Resiliency. Totoo yan. Kaya nga yung isang pari namin, no? Nung nagkwento sa amin, no? Sabi niya, nung nasa States siya, doon pumutok ang ano, vulkan ng ano, sa Ipo San Bares, yung pinatubo. Pinatubo. Tapos siya sa States, no, kasama niyang fellow Jesuit to, eh, no? Tapos sabi nung kasama niya, panonood, I cannot understand Filipinos. So siya naman ata, why? The volcano is erupting. Yes. And they are running, but every time they face the camera, they smile. But the volcano is erupting. Uh-huh. Why are they smiling? So sabi niya, for the simple fact that there is a camera. Diba? They have to smile. Pero totoo, kahit walang camera, kasi similar, may isang SBD missionary sa bayan namin, sa Bako, sa Oriental Mindoro. Eh bahain yun kasi ang bayan namin nasa paanan ng Mount Halcon eh. So, umuulan, nasa kumbento siya habang bumabagyo. Kaya sa isip niya, kawawa naman yung mga tao. Sana gusto ko silang damayan, pero so pagkatapos ang bagyo, baha pa hanggang hita. Kasama kami, seminarista ako nun eh. Actually, vacationing priest siya, Latin America na pare. So hindi niya alam yung experience ng bagyo sa Pilipinas. Okay. So talaga, iko-console niya yung mga tao. We were wading through flood waters. So, sakita niya, yung mga bata naglalaro ng mga bangkang kawain, mali! Tapos may mga nagluluto ng manok na nandiyan, may naglalaban na, may nag-iinuman, masasaya. Sabi niya, gusto ko silang i-console, parang ako pala yung i-console. Pwedeng sabihin na somehow tayo mga Pilipino, resilient talaga. Kasi nga nasanay tayo sa... Pero mag-ingat din lang tayo kasi kung minsan nga lang daw, pag binabanggit natin resilient ang Pilipino, yun nga, minsan na inaabuso ng mga supposedly, mga official na sana mga ngalaga sa atin. Resilient yung mga Pilipino. So, hindi po nagbabago ang katotohan ng resilient tayo. Pero, segue lang ako doon. Kasi ano siya, no? Na-involve siya sa isang foundation na tumutulong. Okay. Sana yung pagtulong, hindi lang pag may camera. Sana love and sacrifice talaga. Whether with or without camera. Yes, totoo. Dapat na makakita lang talaga ang Panginoon. Diba? Kaya yung iba nga secret eh. Secret na. So, isa yun pala, no? And speaking of secret, marami sa mga love and sacrifice na pinag-uusapan natin, nararanasan ng mga nagmamahal ng tahimik tulad ng mga magulang. Oo. Tanungin natin ang mga nanay. Diba? Siguro. Kahit isang linggo natin sila pagsalita, hindi sila mag-uubusan ng ano, no? Baka nga hindi magsalita eh. Sabi, ganun lang talaga eh. Ganun talaga ang pagmamahal eh. Diba? Parang ano, tawag dito, maybe ganun kwento, naalala ko ngayon lang. Isang bata na ang laging niyayaya niya sa eskwelahan, tatay niya pag may parents meeting. So yung tatay, anak, ba't hindi mo sinasama sa'yo? Ba't ako lagi? Tapos nalulungkot yung bata, parang nahihiya. Pero inamin rin niya, kasi po nakakaya, ang pangit-pangit ang kamay ni nanay. Kasi sunog yung mga kamay. Bakit? Nakita
kita niyo po, pangi-pangi, parang nakalabas yung mga buto, nakakaya po, tulukuhin ako ng mga kaklase ko. Hmm. Tapos, naiintindihan naman ng ama kasi bata. So, pero sabi ng ama, anak, kung alam mo lang, kung sanggol ka, nagkaroon ng sunog. Hmm. At ang iyong ina ay niligtas ka mula sa apoy kahit siya ang masunog. Kaya may mga sunog siya, wow, sa balat at sa kamay. Simula noon, ang lagi niya sinasama yung nanay niya. Pinagmamalaki niya, hero niya pala yung nanay. Wow. Hindi ba ikaw yun? Ah, hindi na. Pero that captures the quiet suffering ng maraming magulang. Yes. Pero hindi na magulang. Lahat tayo, no? Lahat naman, no? In all vocations, love and sacrifice. Nung pong, di ba nung seminarista kayo, meron ba kayo, di ba bilang seminary formator ng mahabang panahon? Hindi naman, 19 years lang. 19 years! Di ba may magalan kayong programa na yung mga seminarista pinapadala nyo for exposure? Yes, oo. O para kasi, makita nila yung may tinuturo na ayon sa libro, at meron din yung konkretong realidad. No? Kaya, doon nakakaranas talaga nung discomfort. Uh-huh. No? Kasi minsan iba ang situation ng seminarista, medyo maganda ang buhay. So pagka sinaba ka dun sa mga bahay na walang tubig, bahay na walang CR, makikita nila yung realidad. No? At saka nila, paano nagbabalance ang pagmamahal at sakripisyo. Magandang maalala po nga pala, naalala ko ngayon na it's ongoing, as we speak now, ongoing yung synod on synodality. Ano po? Ang linaw-linaw po ng paanyaya ni Pope Francis na sa panahong ito ng ating paglalakbay bilang isang simbahan, yung mga dukha, mahihina, yung nasa periphery, yung hindi napapakinggan, sana pakinggan natin sila. And that entails a lot of love and sacrifice para sa buong simbahan, para totoo talagang tayo ay simbahang magkakasamang naglalakbay. Alam mo, sabi nga ni Pope Francis, go to the periphery. Say, naku, signal na yun ng ano. Alam na nga ako yung experience ng isang seminarist na pinadala namin sa rural exposure. Ha? Nakita niya yung pagmamahal ng kanyang host family. Sabi, anak, no? Dahil nandito ka, ikaw ay ang bisita. Ngayon gabi, kakain tayo ng karne. So, naiyaha naman siya. So, bibili pa sila ng karne. Nung gabi, dumating talaga yung karne. Dagang bukid. Dagang bukid. Oo. Kasi especially yun sa kanila. Oo. At ginawang sigang. Sinigang na dagang bukid. Wow. Nakita ng seminarista, no? Napangiti na lang siya kasi nakita niya yung pagmamahal, pero nakita din niya yung hirap kasi celebration na yun, no? Yung karni ng dagang bukid. Wow. Yung pag lumalabas tayo sa mga privado nating mundo, talagang doon tayo may pagkakataong makaranas na makita ang mga mukha ng Diyos sa mga kapatid. Kaya nga, no? So, maririnig muli natin, no? Yes. Yung kanta in a lyric video na sana ngayon pagnilayan natin yung salita na imbitasyon, ang sagot sa tanong, when did we see you, Lord? Yes. Dito siya. And the secret is to live, love, and sacrifice. Sacrifice.
In the face of the sick, I see your wounds. In the face of the poor, I see your loving home. In all of this, Lord, I gave my all. Love and sacrifice, live and let him go. Share the treasure I know, that is God within my soul. Pure and humble heart, offering pain and strife. Lord, to you I gave all, my everything, my love and sacrifice. In the face of trial, I see your saving cross. In the face of danger, I see your hand. In the face of prayer, I see your heart. In the face of love, I see but you. Love and sacrifice, live and let him go. Share the treasure I know, that is God within my soul. Poor and humble heart, offering pain and strife. Lord, to you I gave all, my everything, my love and sacrifice. Love and sacrifice, with and letting go. Share the treasure I know, that is God within my soul. Poor and humble heart, offering pain and strife. Lord, to you I give all, my everything, my love and sacrifice. Lord, to you I give all, my everything, my love and sacrifice. Ito po si Father Carlo Magno Marcelo. At ito po si Coach Mimo Perez. At ito po ang Teklado at Kwerdas. May biyaya sa kwento at kanta na binabahagi ng bawat isa, dahil kung saan mayroong pagkakaisa. Si Jesus ay ating kasama. May biyaya sa kwento at kanta.